What is up, fellow benchwarmers? Welcome to another episode of the Daily Fantasy Quickie. All right, Commissioner Eric, another day, 5 games today. Pero siguro, let's talk about injuries. The biggest talk of the day was about injuries, diba? First, si pag-usapan muna natin yung mas lesser in terms of impact siguro. Spencer Dinwiddie out for the season, partially torn ACL, tama ba? Tama, partially torn ACL. And ito very ironic, ito yung sinasabi kong very ironic kasi 'di ba, we have always said na pick up Dinwiddie. Kasi eventually baka ma-injure yan si Kyrie. Baka mag-sit out ng mga games. Tapos siya pa yung naunang na-injure, siya pa yung unang nawala. Oo nga. Tama. So, pero si Dinwiddie na second ACL na rin yun. Ah, talaga? Different knee to? Yata, college na ACL na siya sa left, right tata to. Okay, so who benefits? Kasi si Dinwiddie was starting. Although, very non-factor. Oo nga eh, non-factor siya eh. So, kung benefit, wala na siguro Kyrie, Durant, di naman mag-improve na yung stats niyan eh. Pero kung yung add or yung mga lower name players, yung mga sila TLC, Balang paano i-pronounce yung name eh, Timothy Cabarro or something. Uh-huh. Siya yung nakikita kong baka mag-start, makita ko siya, baka i-keep nila si Levert sa bench. Sa so bench. Baka si TLC ang start. So instead of walang minutes, magkaka-minutes. And I think may mga games na like today, although today walang Kyrie and Durant, pero like today, gumawa siya, diba? Nung bubble, gumawa yan eh. So, one of the favorite, ano yan eh, DFS, ang nag-DFS tayo sa mga favorite players natin to add. Timothy. Ako, si TLC lang. Yun lang yung mag-benefit. Ito, I guess, mas konting, like we said, lesser impact si Dinwiddie in terms of fantasy play, no? Pero ito, big impact na to, major impact. Ja Morant sprained his parang left yata or right ankle. Bad sprain. So from the video, I watched the video, mukhang very bad. Saka yung the way I saw him grimace in pain talaga, parang mukhang malala eh. Pero hindi natin masabi kasi diba, minsan sprain can be overnight sore lang and then after a few rest days of may pinafollow ako mga Twitters sa mga doctors na nag-check ng ganyan eh. Para mauna ka sa diagnosis. Sabi niya, high ankle sprain daw. Hindi maganda kasi nag-twist inwards or something yung ankle. Oo. So, medyo, although yung x-ray yata, wala naman daw broken bone. So, that's good. That's a good sign. Be surprised kung 1 week lang siya mawawala. I think at the least 2 weeks. Two weeks is not so bad. Yeah, not so bad. Or, saka bata pa siya eh. Di ba remember Trey Young last year? Na-injure si Trey Young. Yun, 1 week pa lang yata eh. Wala ang bata eh, mga 2 games lang. Hindi, pero I think this is worse eh. Yeah, this is pag worse. Pag nakita mo yung video, it was worse than ano. Kasi from high impact, lateral jump siya, tapos biglang talagang yung bagsak niya hindi maganda eh. Hindi siya yung tipong tumatakbo lang and then napilok siya eh. I think that would be a lesser degree. Pero yun nga, kaya I think 2 weeks would be the least. Na talaga. So who benefits here in terms of fantasy? Ako, nakikita ko na. KA. Si Kyle Anderson. I think, in the sense na he's playing well, pero I think as shown today, he can play better, way better pag wala si Ja Morant. Yeah, tsaka if you remember, Kyle Anderson was a point forward nung San Antonio, di ba? Yun yung advertisement sa kanya, hype sa kanya eh. Even 6, sa Memphis, point guard. Even sa Memphis, pag nasa sub si Ja Morant, minsan he plays the point. Oo. So, expect his numbers to shoot up. Kumbaga, hindi na to, walang JJJ. Walang Ja Morant. Oo, dalawa na. Kumbaga, he's substituting for 2 players already. Yeah. So, I think,
baka yung mga assists niya would spike up a little. Yung rebounds niya was there naman eh. And the defense niya solid naman over the past. And kanina, he scored 24 points. So, pati oh, scoring. Pati oh. Tres. May tres na rin siya. So, ang maganda kay Kyle Anderson this year kasi it's very aggressive. Usually, yun ang knock on him eh, di ba? Na parang passive, yung parang wala lang, di ba? Parang sobrang cool. Pero this year, makikita mo when he gets the rebound, hindi na niya dinitingnan si Ja. Minsan, pag may chance, he goes all the way. Baba So aside from Kyle Anderson, so si Kyle Anderson most likely they're in your lineups na very weird pag wala pa sila sa lineups ng anyone sa team sa league niyo. So aside from Kyle Anderson, sina Tyus Jones ba would be a good pickup or the immediate pickup will be Tyus Jones kasi siya yung mag-start eh, 'di ba? Pero hindi naman siya magkakaroon ng Ja Morant numbers. Pero mga 7 assists, siguro 1 steal, mga siguro 2-3 sa game, kaya yon. Yun lang na-expect mo the most na yon for Tyus Jones. And hindi very, consistent very low upside. Oo, yung assists baka consistent, pero very low upside si Tyus Jones. Ang mas magandang pickup yung sinabi ko si DeAnthony Melton. Pero out siya for COVID protocols. Hindi ko alam kung may COVID siya or contact tracing or something. So yun, kailangan nyo tingnan yung injury report kay Ja Morant. Kasi if it's like really bad na parang months yung mawawala, pwede nyo na siguro kunin si Melton, hintayin na bumalik siya. Kasi eventually, I think he's a better fantasy ad than Tyus Jones. Saka better defender. Pero si Jones kasi have been, laging naano yan eh, na hype yan as someone na lagi siya laging back up na kapag na-injure yung star player, siya raw yung gagawa pero never ko pa nakitang gumawa siya na consistent. Hindi, ito, si Tyus Jones gagawa yan sa first two games na ganun. Tapos after nun, wala na, di ba? So feeling ko ganun din mangyayari. Mag-fizzle out yan. And pinakamalaking beneficiary talaga dito, I think, is Kyle Anderson. Kasi siya, I think he will run the error facility. Saka si Dillon Brooks, actually. Ayan, Dillon Brooks. Although, hindi ako fan ni Dillon Brooks. Very hot. Really, really hot lately. 20s ang scoring niya. And I think it will continue dahil wala na choice eh. He has to score. Mm-hmm. So, hold on to Dillon Brooks muna. Huwag niyo muna i-sell high. Pagbalik ni Ja, sell nyo. Pero huwag nyo na ngayon. So, since nasa Memphis na rin tayo, let's talk about, move on tayo sa some of the worrying players natin. Brandon Clarke. So, without Ja, baka lalong mag-struggle si Brandon Clarke. Tingin mo ba makaka-affect yun sa laro niya? Although today, he did well. Pero maraming today, he did well. Leagues na ako na na-drop ko, I think. Of the 9 leagues, parang mga kalahati, na-drop na siya. Mahirap kasi siyang i-hold ngayon eh. Like, right now, Kyle Anderson is playing very well. Tapos si Jonas Valanciunas will always have the minutes. Ang hirap siyang i-hold. Saka yung game ni Brandon Clarke is more of balance, di ba? May steals, may blocks, di ba? Ganun lang yung game niya eh. So, pag head-to-head kayo, ang hirap siya i-hold eh. So, for me, kung may hot free agent, I will move on. Pick up pero, na iba. Oo, kung meron na, mahirap na rin maghanap ng hot free agent ngayon kasi after one week, napiga na yung mga ano. Na-shake na kumbaga yung tree. So lahat ng mga good, bumagsak na. Lahat ng mga good fruits. I won't drop Brandon Clarke for mga Melton, Tyus Jones. No, hindi ko gagawin yun. Okay. So wag ganung level. Most likely, kasi like si Melton, most likely, i-drop mo na rin niya at some point eh. So, si hindi Clarke siya pang, has high upside naman. Hindi siya pang daily stream. Hindi. Okay, so yun. Pero today, he did well. So hopefully, it's a sign of things to come. No? Hold on. Hold nyo muna siya kung pwede. Or if merong hot free agent talaga. Like later, pag-usapan natin yung mga notables natin kung if you pick up Brandon Clarke for these players. No? So, another player na nag-worry, actually kami ni Eric nag-worry kami dito, si John Collins. Kaninang umaga pa namin pinag-uusapan. Si John Collins, sabi ko sobrang worried na ako kay John Collins kasi wala eh. Foul trouble pa kanina. Foul trouble. Ang big thing kanina. Hindi, I don't wanna make it as an excuse kasi nung first half, hindi siya foul trouble. Yung foul first trouble quarter. Siya. First quarter. Yeah. Nag-foul lang foul siya agad. Second quarter na yata yun eh.
kung bumalik siya. Kasi na 2 fouls siya eh. Nung nakita ko yung stats, 2 fouls siya eh. So, oh, baka doon second quarter. Oh. Oh, second quarter na yun. Nung first quarter, halos wala siyang ginawa eh. So, worrying yan kasi wala pa si Gallinari, no? Ano na? Wala. Si so, wala siyang backup. Ngayon, si Clarke Capela naglaro na. Yun, so, yun pa isa. So well sabi nga na nabasa ko, the time to worry is not now, was before the season. Right now, parang you should expect na ganun talaga mangyayari. Eh hindi pumapasok ang outside shot niya kanina eh. Wala. So kung hindi pumasok 'yun, well, long season for us. Collins, for us, John Collins owner. Biggest frustration. So, naano rin natin to, do? Pinost rin natin to. Is he a stud or a bust? Although, too early pa naman. Maybe, makabawi pa. Medyo maaga pa eh. Pero, I think the signs are not good. Kailangan niyang isang Capela injury to really be solid. Isang major Capela injury. Yes. So, sad to say. Pero, kung nandiyan si Capela, kahit si Capela doesn't get a lot of stats, yung laro kasi napupunta kay Capela yung pick and roll, yung rebound, diba? The defense. So talagang malaking effect sa kanya. Okay, so if you have John Collins, wala. All you can do is just hold on. Try to see right. If you can squeeze a trade for John Collins para malipat yung sakit ng ulo. Hopefully, nakakuha ko lang yan eh. Too much. Kakakuha ko pa lang through a trade eh. Nakakuha ka, kumuha ka John Collins by low? For Jusuf, Nurkic. Talaga? Kasi worried din ako kay Nurkic eh. Oh, ayan, exacto. Let's talk about Nurkic. Worried din ako kay Nurkic. Oh, pero actually, looking back, dapat hindi ko nga ginawa yun. Baka feeling ko mas may chance si Nurkic mag-bounce back. Kasi, ano naman yeah, eh. Okay naman kay Nurkic is that nandun pa rin naman yung rebounds niya. Solid pa rin. The scoring, well, we can't expect too much na scoring eh kasi nandiyan si Lillard, mainit si McCollum ngayon. So, I don't expect him sa scoring pero yung defense, dun ako worried eh. Oo, nawala eh. Kasi I picked him up for defense tapos yung free throws niya were not as good as advertised, kumbaga. Siguro tayo kasi nag-DFS tayo nung bubble eh. So, parang sobrang nating naalala yung Nurkic na 4 steals, 3 blocks, 3 steals, 3 blocks. Oo, yung bubble, grabe yun eh. Oh, so parang yun na-expect natin eh. Still eh, sobrang layo eh. Like, wala eh. Wala talaga. Kanina, medyo blocks, ano ba? Talaga yung performance niya. Pero buti na lang, last 2 minutes, naka 4 rebounds siya, naka 4 points ata, naka block siya. Oo, kung hindi, outplayed po siya ni Cantor kanina eh. Ano ba stat line niya kanina? Kanina, 10 points. One steal lang. Kanina. Medyo worrying for Nurkic pero for Collins and Nurkic, si Nurkic is good for by low. Pwede si Nurkic kasi wala naman siyang kalaban technically eh, 'di ba? Saka yung Portland hindi naman nagbago totally yung team. Hindi, may mga bagong players pero kumbaga yung mga bagong players just replace the players before na doing those job. Pero it's still Lillard, it's still McCollum. So, 'di ba? Hindi to na Atlanta talagang totally overhaul eh. So, talagang mahirap makabawi si Collins doon kasi he has not proven that kaya niyang mag-perform sa ganung setup. Not like Nurkic, 'di ba? So, we'll see. Again, still, I think Nurkic will still have to wait and see, hold muna. I think he's getting a little better over the past 2 games. Today, he did well. Another player na concerned din ako, ito, higher level na to, napag-usapan natin siya when he missed the game yesterday. Anthony Davis, mukhang, nawala na siya ng gana to play defense. Actually, player mo yan eh. Lahat across the board, wala talaga. Walang very below the expectation. Like, kanina, ilan lang na-score niya? Tignan natin 30, stat line. 13 points. See, 13 points and 10 rebounds, 5 assists. At least may 5 assists. Pero, defensive stats niya, 1 lang. I think, si Anthony Davis, pinag-usapan natin, nagagawin siyang MVP. Diba? Papush ng Lakers na yung MVP siya this year. Parang yun ang narrative. So, the fact na siya yung una nag-miss ng game kay LeBron. Diba? Mukhang hindi ganun. I'm thinking na he's not healthy. I'm thinking he's, there is, may iniinda siya. Meron siyang injury na hindi naman sobrang grabe, pero meron.
Kaya ganun. Kaya ganun ang performance niya. So, ang tanong is, ano yung injury? Diba? He was out for a calf injury, diba? Yan nga. Hindi yan alam kung anong klaseng calf injury, kung malala ba or just sore or something. Kasi, that could linger parang si Kevin Love, diba? And, ang nakatakot doon, kung ilaro pa niya, baka maging worse. Oo, baka something else. Pero, yun ang nakaka-worry doon. I'm not worried about performance niya na bad game or something. Eh, Anthony Davis, okay lang yan. Pero yung injury, feeling ko ang reason ng bad game is dahil sa injury. Yun lang yung feeling. Which is mas worrying kapag maging malala. Pero I can feel na baka may possibility nga kasi kanina I watched the game. Hindi siya as aggressive, especially on the defense. Medyo malamya yung defense. Pero overall, the Lakers defense hindi ganun paganda eh. So, considering na natalo sila. Oo, so hopefully medyo makabawi si Anthony Davis kasi in two of our leagues nakalaban ko si Eric, kasama ko si Eric sa leagues, Anthony Davis ako eh, so hopefully. Ang mas masakit nun if you got him first over Harden, yun ang mas masakit. Hindi naman fourth yan. Fourth or a little fifth. So pwede pa, not bad. All right, so those are the players that we feel na we medyo worrying for us. Mga top, ito pinag-usapan natin, mga nasa top of the rankings kumbaga. Now let's talk about, you know, some of the players na nasa baba ng rankings but perform pretty well today. So first si Lugens Dort. Actually, si Dort, sinabi na ni Eric, you have to pick him up regardless of consistency and all. Kailangan ma-pick up siya. I think 2 episodes ago yata, napag-usapan na natin si Dort. Today, he showed up talaga. Hindi, ang maganda kay Dort, aggressive siya. Diba? I think double-digit attempt siya eh. Although, baka wala rin ito si player ng OKC. Kaya pick him up kasi pangit man ng kung may bad shooting game man siya. Aggressive siya, he's gonna take the shots. Just the counting stats will be there. Lalo na, steals, blocks, alam mo naman, sobrang hustle guy, diba? Parang bulldog na eh. So he's gonna be safe. So if available pa siya somehow, sali kami sa liga nyo kasi paano nangyari yun? Kasi namin ang ganung liga. Dapat wala na siya. Actually, in all of my leagues, wala na siya. Wala na siya. Ako lahat, wala na. Wala na. So, another player who performed well today is Mike Conley. Actually, si Mike Conley has always been a concern. Hindi, pero this year, sobrang init ni Mike Conley. Last year, maganda rin yung ginawa ni Mike Conley. Last year? Yeah, last season. Baka na sa bubble na. Hindi. Even before the bubble, better siya compared to 2 years ago. Hindi, first year niya sa Utah. First year niya sa Utah pero last year. Disappointing din siya last year. First year niya sa Utah yun. Yun yung parang, di ba? Parang... Or sa bubble yung naalala ko. Bubble yun. Kasi before nun, nadadrop nga siya eh. One of the most disappointing siya nung pre-bubble. Pero nung bubble, medyo bumalik na yung laro niya. And this year, sobrang bounce nearly back. Nearly triple-double today. Oo. So, swerte yung mga pumili. Kasi nasa dulo na yan eh, di ba? Si Conley. Kaya pipilihan mo na lang yan. Iniiwasan talaga to eh. Kasi nga, matanda na. Tapos yung role niya. Pinagpipilihan nyo na lang dyan. Si Blake Griffin, si Derrick Rose, si Mike Conley. Oldies, but goodies pa rin na. Nerlens Noel. Nandun yan sa mga bunch na yung draft eh. So, kung napili nyo si Conley, then congrats. Talaga, you chose the right player. Actually, pwede nyo na rin sell high ng konti. Yeah. Yes. Diba? Kasi hindi natin sure kung mag-perform yan. Another player na medyo, ito, nasa free agent, ano pa to? Gary Trent. Si Gary Trent performed well din nung bubble. So, what do you think? Nadadrop siya. Pero if he's available in your leagues, kunin nyo siya. Kasi he's... Especially if you need threes. Yes. Specialist lang siya for threes. Threes and a little D siguro. May konting D, pero... Pero mostly threes. Hindi elite ang D niya. Oo. Mostly threes lang up talaga. Yes. And lastly, sa notables natin, ito maganda to kasi sa Twitter, marami na ako nakikita ang nagtatanong about this. Si Mason Plumlee. Gumawa na naman today. Actually, ang maganda kay Plumlee, he doesn't score, but he does the other things.
defense, rebounding. So today he had 12 rebounds, 6 assists, 3 steals, but just 5 points. Pero perfect siya, 4 out of 4. 9 points, bale. Ay, 9 points. Oh, sorry. 9 points pala. Bale, 4 out of 4, 9 points. May kausap ako na person na expert sa fantasy. Ayaw niya si Plumlee dahil feeling niya free throws. Before the season, nag-debate kami. Ngayon, nasabi ko sa kanya, mukhang di naman makitira ng free throws to eh. So far this year, 1 out of 1 pa lang siya. Perfect three pa. Games. Perfect pa. Uh-huh. Sabi niya, hindi, magkakaroon daw ng game niya ng 1 out of 7. Mga ganun. Sabi ko, okay lang. Pero, di ba, at the last, siguro 140s, minsan undrafted, ganyang stats. Pag panoorin mo yung Detroit, ang maganda dun, all the minutes, all the chances na sa kanya eh. Uh-huh. Hindi siya pinatanggal eh. I mean, been playing the center position. Yes, pero yun nga, walang usage. Wala. Alam mo, pag pinanood mo siya, mag-pick lang siya, tapos wala na siyang gagawin. Scrappy, lang, scrappy lang talaga siya eh. Eh. Pero dahil 30 minutes a game siya, and minsan more pa, he's gonna get the numbers, ganyan low-end numbers, mga rebounds, assists. Yun. So, I'll recommend to pick him up. Kasi ito, he's not gonna hurt your free throw. Sa Twitter, may nagtanong sa Twitter natin, who should they pick up? Plumlee, Hill, George Hill, Terrence Ross, or Keldon Johnson? Depends ang, sa ano niyo. Ang sinuggest ko sa kanya is first, ang pinaka-priority I think is Keldon. Siya yung may highest upside. And then siguro the rest, ano na yun, toss up na yun, whether what you need. If you need threes, Terrence Ross. Terrence Ross. If you need threes, Terrence Ross siguro. If you need yung efficiency, you go with George Hill. Hmm. You need the other things like rebounds or blocks, pwede kang Mason Plumlee. Ako, if ranking lang, I would pick Keldon and then actually Terrence Ross and Keldon are similar in my eyes. Hmm. Tapos I'll probably go with Plumlee over Hill only because only if yung league nyo is two center league tapos medyo deep league, Plumlee over Hill ako. Hmm. Kasi center na ganyan mahirap hanapin. Pero kung normal 12 team league lang, Hill ako over Plumlee. So last priority ko si Plumlee only because maraming ibang possible na center mamakuha, 'di ba? Mm. Pero kaya Hill ako din in that case. Okay, all right. So that's it for our quickie for today. We're closing in to the end of the 2020. So hopefully tuloy-tuloy naman kami. Every day naman most likely will happen. Meron naman tayo, diba? December 31, meron pa rin naman tayo. Isa lang atang walang game eh. January 1 nata, walang game sa States. Parang yun, so at least yun yung break natin. No? Parang ganun. Tuloy-tuloy kami with the daily quickie. At the same time, we have a weekly fantasy podcast rin. We'll change it up a bit siguro in the next few weeks since every day na tayo nag-usap about fantasy, so baka medyo maiba naman on our weekly podcast show. Alright, so that's it for this quickie and we'll see you again tomorrow. Bye-bye.